Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Welcome to our celebration. Welcome po sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ganyan din po sa ating mga kapatid na nakikinig at nanonood sa ating live streaming through social medias. Samahan niyo po kami sa ating pagdarasal dito upang sabay-sabay tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ating natanggap. Patuloy na panalangin para sa ating mga kahilingan, lalo't higit sa mga humihingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman, ayon din sa mga kapatid nating nasa kani-kanilang mga tahanan at sa mga paggamutan sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglugod namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon. Hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa dikalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha,
mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Ama ko, ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay-sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magpakatatag ang taong may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao, sinala sa ligtas na dakong kublihan upang dihamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo, naghuwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag nanglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kung mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.
Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayuno upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malinaw ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo at ng ating mga pagbasa na dapat tayo ay maging totoo sa mata ng Diyos at sa mata ng ating kapwa. Huwag tayong mapag-imbabaw tulad ng mga Pariseo. Huwag tayong mapagkunwari. Kahit nahihirapan na sa buhay, italagang pinapakita sa madla na magara pa rin ang lahat. Sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo na kapag tayo ay naglilimos, nagbibigay, nag-almsgiving, nag-charity work, ito sana ay dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi yung bago pa dumating ang inyong pagbibigay, ang charity work, ang almsgiving, nauna na ang inyong mga mukha sa tarpaulin. Hindi yung kapag ikaw ay nagbibigay, iniisip mo, ano kayang ganti na meron at darating sa akin? Kapag tayo ay nananalangin, ito dapat ay taimtim. Ito ay nararapat na ating ialay ng buo sa ating Panginoon. Na hindi sala sa lamig, hindi sala sa init, hindi ningas kugon na panalangin, consistency sa ating panalangin. Kapag nangako ka sa Diyos na tuwing umaga ay magsisimba ka, Kapag ikaw ay nananalangin sa araw-araw, nagro-rosaryo sa araw-araw, ito dapat ay iyong ginagawa sapagkat ito ang iyong ipinangako sa Panginoon. Kaya pag may nagsabi sa akin sa confession, Father, hindi po ako nakapagsimba, sabi ko sa kanya, ano ba ang pinangako mo sa Diyos? Father, nangako po akong araw-araw ako magsisimba. Hindi ka nagkasala dahil hindi ka nakapagsimba, dahil marahil mayroong mga bagay o dahilan na valid, ngunit nagkakasala ka dahil ipinangako mo sa Diyos na ikaw ay magiging tapat sa panalangin, sa pagsisimba. Kaya hindi ako nagtataka kapag may mga religious brothers, mga madre na magkukumpisal, hindi ako nakapagsimba, Father. Dahil ipinangako namin yan sa Panginoon na kami ay magsisimba, kami ay mananalangin araw-araw. Ngunit hindi namin nagagawa marahil sa maraming dahilan. Ganyan din po tayo sa ating panalangin, maging tapat sa ating pagharap sa Panginoon. Sa huli, kapag tayo ay nag-aayuno, ang pag-aayuno ay simbolo ng sakripisyo. Ang ating pagsasakripisyo ay bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay bilang ating tapat na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Atin itong gawin ng mayroong kababaang loob. Hindi yung nangisay-ngisay ka na dahil nag-aayuno ka.
Nangisay-ngisay ka na dahil ang akala mo sa pag-aayuno ay pagdadayet. Nagdadayet ka. Ang akala mo sa pag-aayuno ay pagtitipid. Hindi ka kumakain ng kanin. Tinitipid mo dahil binibili mo ng milk tea. Ang pag-aayuno ay pagbibigay ng sarili at pagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig sa Panginoon. Ito ay ginagawa natin sa buong panahon ng Lent. Upang mapakita natin sa ating mga sarili na tayo rin bilang anak ng Diyos ay mayroong responsibilidad at gampanin sa ating pananampalataya na sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, sa ating pagbabahagi sa ating kapwa, sa ating panalangin sa Diyos ay lumalalim ang ating pananampalataya. Kaya ang katotohanan, ang pagiging totoo sa sarili ay ipinahayag sa atin ni Propeta Elias. Nang siya, kahit ayaw niya, hinarap niya ang hari at ang reyna na si Jezebel upang ipagtanggol ang mga mahihirap. At naging totoo si Elias kahit takot siyang humarap sa katotohanan na babangga siya ng malaking tao sa kanilang lipunan. Ngunit, ito ay utos at tinulungan si Elias ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, ating narinig ang hinagpis ng kanyang kasamahan sapagkat ayaw niyang mawala si Elias dahil siya ay nalulungkot na mag-iisa. Ngunit tinanggap ni Eliseo ang biyaya na natanggap ni Elias maging bahagi ng kabutihan ng sanlibutan ng misyon ng Panginoon. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan bilang mga binyagan ng Diyos, bilang mga binyagan sa simbahang Katolika, maging bahagi sa misyon ng Diyos, maging bahagi sa misyon ng simbahan na magpahayag ng mabuting balita at isabuhay ito ng may katotohanan sa ating mga puso na walang pagkukunwari ng buong puso upang nang sa ganon tulad ng sinabi ng ating Salmo, ang tapat sa Kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinaparusahan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang pagpupuri ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabos sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng tanang mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaisa ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri mo sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa utos mo,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, mga 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Ilabas niyo po ang mga nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ganyan din maraming salamat sa ating mga nakinig sa banal na misang ito, mga nanood din via live streaming sa ating mga social media accounts. Maraming salamat naway ang inyong pamilya, ang inyong mga kahilingan at pasasalamat ay dinggin at basbasan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo naman pong narito, ingat po kayo sa pag-uwi. Gabayan kayo ng Diyos at ng kanyang mga anghel sa inyong pag-uwi, sa inyong kanilang mga tahanan. At gayon din ang inyong mga kalusugan, ang inyong hanap buhay, naway basbasan pa ng Panginoong may kapal. At nawa ang ating patuloy na pananalangin sa Diyos ay magbunga ayon at sa gabay ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Maraming salamat sa lahat ng mga naglingkod sa banal na misang ito at nangyari at napangyari ang banal na misang ito. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagiging mapagbigay ng panahon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.